Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng masarap na ulam. Pero bago yan, ay marinate ko muna itong aking chicken wings na hinati ko sa dalawa. At nilagay ko nga ang pepper, garlic onion powder, fish sauce, oyster sauce. Tapos nilagyan ko ng cornstarch. Ayan, tapos i-mix-mix lang, tapos i-marinate. Kayo na ang bahala kung gaano katagal ang inyong pag-marinate ng inyong chicken. Tapos pwede din naman kahit anong protein ang gusto nyong gawin, ay gusto nyong lutuin, pwede din yun. Tapos ito kasing ulam na to is hindi ko palagi siyang niluluto. Kasi nung una is ako lang kumakain. Kasi yung panganay ko na anak, yun yung mahilig sa mga Pinoy food. So, hindi na siya nakatira dito. So, ako na lang ang minsan kumakain ng mga Pinoy foods kapag hindi bet ng asawa at saka anak ko. Pero ngayon kasi, bigla na lang nahiligan itong bunso ko ng mga spicy food. So, may kasama na akong kumakain. Kasi yung asawa ko hindi kumakain nitong pag ganito yung luto. Kumakain naman siya ng mga Pinoy food, pero hindi yung ganitong pagkaluto. Ayan. So, nag-prepare ako ng sibuyas, bawang, luya, tanglad, at saka sili. Ayan. Red sili ang na ginamit ko. Hindi ko nilagyan ng ng green kasi mahirap siya tanggalin. Ayan. So ayan, nagpainit ako ng kawali na may mantika, tapos iprito lang natin yung chicken wings natin dito, tapos i-arrange lang natin hanggang sa maprito lahat yung kabilang side. Tapos niyan, ganyan, at baliktarin natin. Ganyan ko na lang kasi matagal kapag isa-isahin ko siyang baliktarin. Kasi yung iba kasi is dumikit siya. Ayan. So, hantayin lang natin na mag-golden brown yung chicken wings natin. Tapos pagkatapos niyan is, tanggalin natin sa kawali. At i-set aside natin yung chicken natin na naprito. Ayan. Tamang-tama na siya. Okay na siya. Tapos, tanggalin lang natin. Tapos, iprito na natin yung sibuyas, bawang, luya, tanglad, at saka sili sa parehong kawali. Kasi okay lang yung nakadikit dyan. Hindi naman yan siya. No? Pwede naman yan siya ihalo din. Ayan. So, ilagay natin yung chicken natin. Ayan. Ihalo-halo lang. Ayan. Parang masarap na siya tingnan, pero hindi pa luto yung chicken. Ayan. Pagkatapos niyan, ilagay ang gata. Tapos wala kaming fresh gata dito. So yan yung nakapack na, yung binibili namin sa tindahan. Yan yung ginagamit namin na gata. Ayan. So ito na nga ang aking Chicken Bicol Express. Ayan. Chicken yung ginamit ko kasi wala ako meat na pork na naka-ready. Ito lang yung na-defrost ko. At saka masarap kasi kapag chicken din siya. Ayan. Tinatakpan lang yon para siya. Tapos huwag nyong siyang tikman kapag hindi pa luto yung chicken nyo, ha? Dapat luto yung chicken nyo kapag tinikman nyo na. So, itong chicken ko is na-marinate na siya kanina. So, dahan-dahanin lang natin na magdagdag ng pangpalasa para hindi umalat. Kasi, hindi din naman masarap kapag maalat. Ayan. So, para maiwasan na maalat siya, is dahan-dahanin natin yan siya. Tapos, ayan. Niluluto ko lang yung gata at mag-reduce konti yung sauce niya. Huwag i-reduce lahat kasi masarap siya sa kanin. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng spinach kasi itong anak ko is hindi kumakain ng gulay. So at least may gulay dyan sa ayan. So, ready na. Tapos na ang aking ulam. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisagot ang tanong ko kung anong party ng manok ang gamit ko dito sa aking Bicol Express. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat. Bye-bye.